Sa dami ng 700,000 estudyanteng edad siyang pataas na pinabungunahan ng Dengvac siya, pinag-iisipan na ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption ang paghahain ng class suit sa mga responsable raw sa dengue vaccine program ng gobyerno. People have to be responsible for this disaster. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, ikinasa ang pagbabakuna noong 2016 na naituloy pa hanggang ikatlong dose ngayong taon. Isa tayo sa 4 na bansang gumamit na nito at una tayo sa Asia. Pero bago pa yan, ipinunto na ng ilang public health expert na hindi basta pinapayagan ang pagpasok sa health programs ng gobyerno ng isang bagong bakuna. At ang approval na hiningi ng DOH para rito, dapat daw na para sa konting tao lang muna. Humingi ang Department of Health ng exceptional approval. Pumayag silang gamitin ito, pero gagamitin sa maliit na lugar at phased implementation. Dapat ang ginawa, i-scale down mo lang muna, hindi 1 million kids, so hindi let's say 100,000 people, na kontrolado mo. Sa mga nagka-dengue na, napatunayan naman doon na epektibo ang Dengvaxia vaccine. Pero taliwas ay inaasahan, hindi garantisadong proteksyon sa dengue ang epekto ng bakuna sa mga taong hindi pa nagkaka-dengue pero binakunahan na. Bagkus pag-amin ng Sanofi Pasteur na siyang may gawa ng bakuna, posibleng mas malalang uri pa ng dengue o severe dengue ang maaaring tumama sa mga nabakuna ang hindi pa nagkaka-dengue. Pagalibas ang 20 taon matapos mabakunahan. We noted in the longer term an increased risk of hospitalized and severe dengue in those who have been vaccinated compared to those who received the placebo. Ang severe could only be yung lagnat ng 2 araw. At kapag may suspect na case ng dengue, yung platelet count pwedeng bumaba. Pwede rin kapag nabunggu ka, magkakahematoma ka, okay? Or magkakapasa ka. At pwede rin parang pagka nainitang ka, magbabalingoy-ngoy ka. Yung gravity ng ito na tao na severe dengue ay hindi mas malala dun sa mga seronegative kumpara dun sa seropositive. Pare-pareho sila. Kaya hindi nila inirerekomenda ngayon ang pagbabakuna sa mga taong hindi pa nagkakadengue. Pero giit nila, hindi raw ginawang guinea pig o pinag-eksperimentohan ng mga binakunahang Pilipino. Even my children were vaccinated. Hindi po siya ginawang guinea pig because the studies po ay tapos na and in fact, na-license na po yung product, which is actually the license that we need before we can go commercial with any product, kahit naman hindi bakuna. Kahit anong produkto, pagka na-license ng FDA, ay pwede na po siyang gamitin. Kung nabakunahan ang anak nyo kahit di pa nagkakadengue, wala silang dapat inumin o gawin. Dapat lang silang i-monitor at dalhin sa doktor kung magkasakit. Hindi raw ipare-recall ng Sanofi ang bakuna at sisiguraduhin lang wasto ang impormasyon ng publiko at ng mga doktor tungkol dito. Mismo ang palasyo, giniit na walang dapat ikabahala kahit ang mga nabakunahan. Wala pong dahilan para magpanik. Pero the worst case scenario, according to this new study, na isinapubliko naman nila at hindi tinago, no? Ay 1 out of 10, yung hindi pa nagkakadengue, baka po pwede uli magkaroon ng dengue consisting of yung kanyang mga symptoms ay 2 araw ng paglagnat at saka yung konting pasa sa katawan. Hindi naman po yung nakamamatay. You may develop, you may be at risk, but not saying that those 1 out of 10 would eventually develop severe dengue. Pero may dapat pa rin managot ayon sa Justice Department. Kaya iniutos sa NBI na imbestigahan kung may nagkulang o katiwalian sa pagkakasan ng bakuna program. Tama ba ito? Kahit 4 buwan pa lamang na namamanufacture ito na para nagkaroon ng go signal. Tapos nagkaroon ng parang warning ang Sanofi Pasteur, yung manufacture nito, sa ating mga government officials. Kaya ang susunod na tanong dyan ay, sinunod ba? O naiparating ba ito sa mga karamihan ng ating mga sa Department of Health? Bam! Alegre! GMA News!